Isang binatang tinatawag na aswang ng karamihan dahil sa kanyang pangit na mukha. Ngunit ito rin pala ang magliligtas sa kanila mula sa kapahamakan at sa mga aswang. Makakaya kayang patawarin ng binata ang mga taong gusto siyang mapahamak. Magandang araw sa inyong lahat, Karine, at sa mga masugid na tagapakinig ng Ang Manlalakbay Channel. Ipinadala ko ang sulat na ito sa inyong channel dahil nais ko ring ibahagi ang aking kwento sa inyong mga masugid na tagapakinig. Alam ko na may kaunting aral silang mapupulot mula rito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Teban. Nasa 68 taong gulang na ako ngayong taon at kasalukuyang nakikinig sa kwentong katatakutan at kilabot sa inyong channel. Ang pangyayaring karanasan na aking ibabahagi sa inyo ay nangyari noong taong 1979 sa isang bayan sa probinsya ng Capiz. Isang aswang nga pala ang bansag sa akin ng aking mga kabaryo. Ito ay dahil sa aking pangit na itsura. Nasunog kasi ang kalahati kong katawan dahil sa isang aksidente noon na nangyari sa amin ng aking buong pamilya. Sa kabilang bayan pa kami noon nakatira, kasama ang aking mga magulang at ang dalawa kong mga ate. Ako ang bunso, kung kaya't mahal na mahal nila akong lahat. Masaya kaming namumuhay, ngunit may nakaaway ang aking ama sa lupang pinagsasakahan niya. Gustong bilhin ng isang lalaki ang sinasaka ni tatay, ngunit ayaw itong ibenta ni tatay. Nagalit ang lalaki kay tatay at pinagbantaan niya ang aking ama na magsisisi ito sa naging desisyon niya. Makaraan nga ang ilang araw ay maayos pa naman ang lahat. Akala nga namin nila tatay ay sumuko na ang taong gustong bumili ng lupa. Ngunit hindi namin inaasahan ang isang pangyayaring siyang magbabago sa aming buhay. Sinunog ang buong palayan namin at maging ang aming bahay. Sa kalagitnaan lang ng gabi kami nagising. Halos mamatay na ako noon sa kakasigaw habang nilalamon ng apoy ang aking kalahating katawan. Pero ininda ko ang sakit noon dahil sinubukan kong iligtas sila nanay, tatay at ang mga kapatid ko. Ngunit huli na ang lahat. Tuluyan na silang nilamon ng apoy at ako lang ang nakaligtas. Sa mga sandaling yun ay hiniling ko na lang na sana ay namatay na ako kasama nila. Lapnos na lapnos ang kalahati kong katawan. Hindi ko na magamit ang kaliwa kong kamay. Mabuti na lamang at hindi tuluyang nasunog ang aking paa kung kaya't nailalakad ko pa yon. Halos hindi ako makausap ng matino pagkatapos ng insidente. Tulala ako kahit nakausapin ako ng aking tiyo Kaspar. Pagkatapos akong magamot sa ospital, ay dinala niya ako sa kanila sa kabilang bayan kung saan siya nakatira. Siya lang din kasi ang natitirang kapatid ni tatay kung kaya't siya ang tumulong sa akin. Wala siyang pamilya at mag-isa lang sa buhay. Siya ang nag-alaga sa akin habang nagpapagaling ako sa kanyang bahay. Labis ang hingi ko ng pasensya sa kanya dahil naabala ko siya. Pero nagpapasalamat din ako dahil inalagaan niya ako at hindi pinabayaan. Simula noon ay kinupkup na ako ni Tiyo Kaspar. Siya na ang itinuturing kong pamilya. Kahit papaano, pakiramdam ko hindi ako nag-iisa. Maraming taon na ang lumipas ngunit hindi ko pa rin nakakalimutan ang taong gumawa ng karumal-dumal na pangyayaring yon sa aking buhay. At sa tuwing pinakatitigan ko ang aking sarili sa harap ng salamin, ay baon ko ang galit at puot para sa taong yon. Bakas na bakas ang ginawa niyang kasamaan sa aking buong pamilya. Hanggang nabubuhay ako, ay pasan ko ang ginawa niya. Maski ako,
ay napapangitan sa aking sarili dahil sa pagkasunog ng aking kalahating katawan. Bumuntong hininga ako habang nakatitig sa aking sarili. Natatakot na naman akong lumabas ng araw na yon at baka paglabas ko ay laitin na naman ako ng mga tao. Baka tawagin na naman nila akong aswang o isinumparaw. Lalo na at madalas akong awayan ni Leso, ang isa sa kapitbahay namin na malaki yata ang galit sa akin. Hindi ko alam kung anong ginawa kong kasalanan at palagi niya na lang akong nakikita. Dahil sa pagkakalat nila ng usapin na isa raw akong aswang ay wala na sa aking lumalapit. Lahat ng mga tao sa aming baryo ay iwas na iwas sa akin. Minsan, pinapakisamahan lamang nila ako dahil kay Tiyo Kaspar. Pinagmasdan kong muli ang aking sarili sa harap ng salamin. Nagsuot muna ako ng polo at mahabang pantalon. Kinuha ko rin ang sombrero para pantakip sa aking mukha. Pero kahit anong takip ko ron, ay makikita pa rin ang sunog na parte sa aking kaliwang pisngi. Paglabas ko ng aking silid, ay sumalubong sa akin si Tiyo Kaspar. Kasalukuyan siyang humihigop ng kape ng mga sandaling yon at may binabasa siyang isang libro na noon ko lang din nakita. Lumapit ako sa mesa para magtimpla ng kape at kumain ng pandesal na binili pa niya kahapon. Tinitigan ko ang librong binabasa niya, ngunit nagtaka ko nang makitang wala naman yung pamagat sa pabalat nito. Napansin naman ni Tiyo ang pagmamasid ko sa kanya, kaya niya ako kinausap. Teban, sandali. Libro ito na bigay sa akin ng lolo mo. Binili niya itong isama sa 1,000 oras na mamatay siya, ngunit hindi ko ginawa. Nagkaroon kasi ako ng interes sa nilalaman nito. Bakit ho, Tiyo? Ano po ba ang nilalaman niyan? Mga kaalaman tungkol sa panggagamot, anting-anting at mutya. Saka tungkol sa mga orasyon. Matagal na nga ako naghahanap ng anting-anting at mga mutya, ngunit wala akong mahanap-hanap. Narinig ko na po yan tungkol sa mga anting-anting na yan, Tiyo. Ngunit hindi naman ganun lubos ang pangunawa ko eh. Hindi ko alam na totoo pala mga ganyan. Akala ko'y kwento-kwento lang. Nako, totoo yun. Ang lolo mo ay isang antingero. Ngunit huli na niyang sinabi yun sa amin. Noong hanapin ko ang anting-anting niya, ay wala akong nakita. Sa tingin ko'y ibinalik niya yun sa gabay na nagbigay sa kanya. Sayang nga kako eh. Kung ipinamana niyo yun sa akin, may kapangyarihan na sana ako ngayon at kakaibang lakas. Nagagamit ko sana para tulungan ng mga taong nasa panganib. Eh wala eh. Hindi ho ba kapag may anting-anting o mutya, eh nasa bingit ng kamatayan ng buhay mo? Marami ka ho makakalaban ng mga masasamang nilalang tulad ng mga aswang. Oo, Teban. Pero depende naman yun sa paggamit mo ng anting-anting o ng iyong mutya. Bukod sa may kapangyarihan ka, eh makakatulong ka rin sa iyong kapwa. Kung sa bagay, Tiyo, mukhang maganda sa pakiramdam kapag nakatulong ka sa kapwa. Sinabi mo pa, bata. O siya, kapag makakita ako ng mutya o anting-anting, sasabihin ko agad sa iyo. Magtiwala ka lang, Tiyo. Ipagkakaloob din yan sa iyo. Napailing na lamang sa akin si Tiyo Kaspar at ipinagpatuloy na ang kanyang pagbabasa. Ako naman ay nagsimula ng mag-almusal para tumungo ako sa bukid para mangaso at tumulong sa pagtatanim ng mga mais at mag-ani na roon nang pwede ng anihin. Nauna na akong umalis ng bahay dahil may pupuntahan pa raw si Tiyo Kaspar. Kukunin niya raw ang binhi sa bahay nila Mang Isko. Kaya nauna na ako sa kanyang tumungo sa bukid. Habang naglalakad sa daan sa aming baryo, ay namataan ko kaagad sa unahan si Leso. Mukhang kanina pa ito nakaabang sa labas ng kanilang bahay, kasama ang kapatid nitong lalaki na si Miguel. Nakasandal ito sa puno ng bayabas habang sumisipol. Nang matanaw niya ako, ay agad siyang gumisi at namulsa.
Huminga ako ng malalim. Hinanda ko ang aking sarili mula sa kung anuman ang planong gagawin niya. Araw-araw naman ganun ang eksena. Palagi niya akong inaabangan para na naman tuksuin o kaya ay pagdiskitahan. Pinagtawa na naman ako ng ilan naming mga kabaryo habang may mapanghusgang mga tingin sa akin. Panigurado na magigisa na naman nila ako dahil hindi ko kasama si Tio Caspar. Uy! Teban! Ang aga mo naman yata ngayong pangit na aswang, oh! Himala! At hindi ka pa nasusunog sa araw! Ang lakas mo rin pala, no? Hindi tinatablan ng araw! Pakiusap, tigilan mo na nga ako, Leso. Hindi na maganda yung mga biro mo, ha? Hindi mo naman ako nakita kumakain ng tao, ha? Kaya wala kang patunay na aswang nga ako. Narinig mo ba yung sinasabi mo? Kailangan ko pa bang makita na kumakain ka ng tao bago ka matawag na aswang? Tingnan mo nga yung itsura mo. Mukha ka ng aswang sa kapangitan mo. Ikaw nga siguro kumakain ng manok at baboy na nawawala rito sa atin na yun, eh. Simula nang lumipat ka nandito, marami ng perwisyo at kababalaghan ang nangyayari sa nayon natin. Ikaw lang ang may pangit na mukha, kaya ikaw ang aswang. Wala akong kinalaman sa mga nawawalang manok o baboy. Wala akong ginagawang masama. Baka iba ang may gawa nun na taga rito din. Huwag ka nang tumanggi pa. Alam na namin yung sikreto mo. Isa kang aswang! Aswang ka! Aswang! Pagkatapos yung ipagsigawan ni Leso, ay tumawa siya ng malakas. Narinig siya ng mga ilang kapitbahay nila, kaya't pinagtawanan din ako ng mga ito. Pumulot siya ng maliliit na bato sa kanilang bakuran at pinagbabato niya ako. Mabilis akong tumakbo palayo sa kanila. Lakad takbo ang ginawa ko hanggang sa makarating ako sa bukana ng gubat patungo sa bukid. Habang naglalakad sa daan, ay hindi ko napigilan ang aking sariling umiyak. Labis ako nasasaktan sa mga paratang nileso sa akin at ng mga ilang kabaryo namin. Hindi ko alam sa mga sandaling yun kung bakit ganun ang trato nila sa isang tulad ko. Kahit anong tanggi ko, ay ayaw pa rin nilang maniwala sa akin. Mas nagmumukha lang akong tanga sa harap nilang lahat. Kahit ano ang gawin ko, ay wala rin patutunguhan. Pinahid ko ang luhang tumahala sa aking pisngi. At nagpatuloy ako sa aking paglalakad. Makalipas ang ilang sandali, ay kumunot ang noo ko nang hindi na pamilyar sa akin ang lugar na aking kinaroroonan. Huminto ako sa paglalakad at tiningnan ng mabuti ang buong paligid. Nasa gubat pa rin ako ng mga sandaling yun, ngunit iba ang daan na aking tinatahak. Napasingap ako habang lumilinga sa paligid. Pilit kong inaalala sa mga sandaling yun kung saan pa pwedeng dumaan patungo sa bukid ni Tio Caspar. Ilang beses kong sinubukan na tahakin ang isang daan na naroon, ngunit bumabalik pa rin ako sa pinanggagalingan ko. Napadasal na ako sa oras na yon. Nanalangin ako sa Diyos na iligtas niya ako mula sa kung anumang inkantasyon sa gubat na yon. Hinubad ko rin ang aking damit para baligtarin ang mga yon at nagbabaka sakaling makabalik na ako sa lugar kung saan ako kanina. Ngunit wala pa rin nangyari. Nanatili pa rin ako sa parte ng gubat na yon na hindi pamilyar sa akin. Nasa gitna ako ng kapatagan na malalago ang mga talahib at damo. Sa paligid naman ay mga punong nagtataasang nakapalibot sa kapatagan na yon. May isang daan patungo sa unahan. Doon ako dumaan kanina, ngunit bumabalik lang din ako sa kinaroroonan ko. Mas nilakasan ko ang aking dasal na huwag na akong gawan ng masama kung anuman ang may gawa nun sa amin. Kahit baligtad na ang damit ko, ay wala pa rin nangyari. Binalot ng kaba ang dibdib ko habang nagdarasal ako. Hindi ko rin maiwasan ang pawisan sa sobrang takot na baka hindi na ako makauwi sa bahay ni Tio Caspar.
hindi ko rin malaman kung inaaswang ba ako o kaya ay naingkanto. Sinubukan kong muli na tahakin ng gubat, ngunit gaya ng una ay bumalik pa rin ako sa aking kinaroroonan kanina. Ilang sandali na pagtingin ko sa paligid ay nakarinig ako ng munting kaluskos na nagmumula sa aking likuran. Lumingon ako ng mabilis para tignan kung sino ang naroroon, lalo na at gumagalaw ang mga talahib at mga damo. Papalapit yun ng papalapit sa akin. Sa kaba ay kinuha ko ang punyal mula sa aking baywang at hinawakan ko yun ng mahigpit. Naturuan na ako ni Tio Caspar kung paanong makipaglaban, kaya nasisiguro kong may laban pa rin ako kahit papaano sa kung sino man ang nasa talahiban. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas ang isang hayop mula roon at huminto sa aking harapan. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang laki niya. Nanlilisig ang mga mata nitong nakatingin sa akin. Hindi lang din yun ang aking napansin, kundi maging ang laki nito. Parang kasing laki ito ng isang tao. May itim na medyo bughaw na balahibo habang may mahaba ang kanyang buntot. May tuwid na dalawang tenga at mahaba rin katawan. Kung hindi ako nagkakamali, ay isa itong musang. Ngunit hindi ako makapaniwala sa laki nito. Base sa aura nito, ay mukhang hindi ito isang normal na musang lang. Napakalaki nito na halos kasing laki ko na, lalo pa ang pagtitig nito sa akin. Huwag mo ako sasaktan! Wala akong ginagawa sa gubat mo! Naligaw lang talaga ako kanina pa. Gusto ko lang sanang tumungo sa bukid namin eh. Patawarin mo kung naistorbo ko ang pagpapahinga mo. Unti-unti akong umatras palayo sa malaking musang, pero hindi ito tumitinag sa kinatatayuan nito. Nanatiling nakapukol ang itim nitong mata sa akin. Nilalamon ako ng kaba ng sandaling yon. Kung may gawin man siyang masama sa akin, ay nakahanda akong tumakbo at lumaban. Subalit ganoon na lamang ang gulat ko nang bigla itong magsalita. Natigil ako sa paghakbang paatras at natulala na lang habang nakatingin sa musang. Sinampal ko pa ang aking sarili at kinurot ang aking balat para lamang masiguro na hindi ako nananaginip lang. Nang masiguro kong totoo talagang nagsasalita ang musang, ay doon na ako nagimbal. Nanginginig ang mga labi ko habang tinatanong ito kung sino siya at kung anong pakay niya sa akin. Sinagot naman niya ako. Nagpakita raw siya sa akin dahil gusto niya akong makausap tungkol sa isang bagay. Laganap na raw ang kasamaan sa mundo, lalong-lalo na sa aming nayon. Matagal na rin daw niyang sinusubaybayan ang aming lugar at marami na raw mga aswang at maging mga masasamang tao na nagkalat sa buong paligid. Naroon daw siya para bigyan ako ng lakas para ipagtanggol ang mga taong ito mula sa kasamaan. Ako raw ang pinipili niya para bigyan ng isang malakas na mutya mula sa kanya. Yun daw ang magbibigay sa akin ng lakas para labanan ang mga masasamang nilalang at para panatilihin ang kapayapaan sa aming baryo. Hindi ako makapaniwala sa mga sandaling yun, kaya tinatawanan ko lamang ang sinabi niya. Sinabihan ko pa ang musang na hindi akong taong karapat-dapat na bigyan niya ng mutya. Dagdag ko pa ay mahina ako pagdating sa pakikipaglaban dahil sa aking anyo at kapansanan mula sa pagkasunog ng kalahati kong katawan. Subalit pinagpilitan ng musang na oras na nasa akin na ang mutya niya ay magbibigay ito sa akin ng lakas, tibay ng katawan. Makakapaglakad ako ng maayos at higit sa lahat ay may pagtatanggal ko ang mga tao mula sa kapahamakan. Ako raw ang kanyang napili dahil may busilak akong puso para sa mga taong inaapi o ang nasa kapahamakan. Huminga ako ng malalim at pinag-isipan ang sinabi ng musang. Binigyan niya ako ng ilang sandaling makapag-isip ng mabuti.
Naisip ko na sa mga sandaling yon, kapag tatanggapin ko ang mutya, ay may pagkakataon na akong hanapin ang taong sumunog sa aming bahay noon na siyang dahilan kung bakit namatay ang aking mga magulang at kapatid. Sinabi ko sa musang ang gusto kong mangyari at natuwa rin siya nang marinig ang sinabi ko. Nakahanda raw siyang tulungan at gabayan ako sa oras na tanggapin ko raw ang kanyang alok. Wala na akong pinalampas na pagkakataon at tinanggap ko nga ang alok ng musang. Tinanggap ko ang kanyang mutya na magpapalakas daw sa akin, magbibigay ng kapangyarihan upang ipagtanggol ang mga taong nasa panganib o biktima ng mga masasamang nilalang. Huwag din daw akong mag-alala at nakahanda raw siyang gumabay sa akin sa bawat laban na aking kakaharapin. Ipangako ko lang daw na gagamitin ko sa tama ang mutya at hindi sa kasamaan. Nangako naman ako sa kanya. Sinabi ko rin sa kanya na basta naroon lang siya para gabayan ako at hindi ako maliligaw ng landas. Pagkatapos ng pag-uusap naming dalawa, ay bigla na lamang siyang nawala na parang bula. Ang huli niyang sinabi sa akin ay magpapakita lang siya oras na kailangan ko siya at kapag kakausapin niya ako. Noong nawala siya, ay bumalik na ako kanina sa kinaroroonan ko. Napatingin ako sa aking hawak-hawak na mutya, kusa yung bumabaon sa aking palad. Napasigaw ako ng malakas nang makaramdam ng kirot mula roon. Parang pangil yon ng isang musang, pero kasing laki ng isang maliit na bato. Ininda ko ang sakit habang unti-unti yung bumabaon sa aking palad, hanggang sa tuluyan na yung bumaon at nawala. Nakatitig lang ako sa aking palad habang hinahanap ang mutya ng musang. Pero hindi ko na yun nakita pa. Napahawak ako sa aking buong katawan kung may kakaibang nangyari. Ngunit wala naman. Ang ikinagimbal ko lang ay ang tuluyan kong paggalaw ng maayos sa aking kaliwang paa. Nang tignan ko yon, ay nawala ang nalapnos kong nakadikit na balat. Tinignan ko rin ang aking kaliwang kamay at kinapa ang aking pisngi. Nabato-balani ako sa aking kinatatayuan nang mapagtantong nawala na yon dahil sa mutya. Lumuhod ako habang tumatangis. Sa mga oras na yon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari. Sinampal kong muli ang aking sarili. Pero ganun pa rin, tuluyang nawala na nga ang sunog sa aking katawan. Labis-labis ang pasasalamat kong ibinigay sa musang at maging sa Diyos dahil sa pagkakalob ng mutya sa akin. Pagdating ko sa bukid, ay nandoon na si Tio Caspar. Abala na siya sa pag-aani ng mais. Tinawag ko siya ng malakas. Nilingon niya ako at agad siyang napakunot ng noo noong makita ako. Tio Caspar! Ako ito! Si Teban! Teban? Niloloko mo ba ako? Siguro nandito ka para magnakaw ng mga tanim ko, no? Tio! Pagmasdan mo ako ng mabuti. Ako to si Teban. Pinagkalooban ako ng mutya ng musang kung kaya't ganito lang anyo ko. Maski ako hindi makapaniwala, Tio, na wala yung nasunog kong balat sa kaliwang bahagi ng katawan ko at naging normal na ito. Tio! Ako talaga ito! Nabitawan ni Tio ang sako na hawak-hawak at lumapit siya sa akin. Pinagmasdan niya ako ng mabuti. Pinatalikod niya ako sa kanya at muli niya akong pinaharap. Tinignan niya rin kung nasaan ang sunog na parte ng katawan ko dati. Ngunit tuloy na talaga itong nawala kaya hindi na niya nakita. Hindi siya makapaniwala na nakatitig sa akin. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Bakit? Bakit ikaw binigyan ng mutya at hindi ako? Ako itong naghahanap pa. Di bali na, Teban. Ang mahalaga ay may mutya ka na. Naniniwala na ako sa iyo. Ganyan talaga epekto ng isang mutya kapag tinanggap ka talaga nitong taga-protekta. Natutuwa ako para sa iyo. Sa wakas, hindi ka nahuhusga ng mga tao, Teban.
bukod sa gwapo ka na, ay mayroon ka ng kakayahan pang ipagtanggol ang mga tao mula sa kapahamakan. Malakas ka pa at isa ng ganap na antingero. Maraming salamat, tiyo. Huwag ko kayong mag-alala. Gaya ng pangako ko sa musang, ay gagawin ko ang lahat para gamitin ang mutya sa kabutihan. Pupuksain ko ang kasamaan sa ating nayon, lalong-lalo na ang mga suwang na siyang kumakalat sa ating nayon tuwing gabi. Maganda yan, bata. Huwag kang mag-alala. At narito lamang ako para sa iyo. Handa kitang tulungan para magamit mo sa tama ang iyong mutya bukod sa tulong ng iyong gabay. Huwag kang mahihiyang magsabi sa akin at tutulungan kitang magsanay. Ipapahiram ko rin sa iyo ang mga libro na binabasa ko. Salamat, tiyo. Malaking bagay ho yan sa akin. Hindi na po ako makapaghintay. Nasanayin ninyo ako para maging isang malakas na antingero. Tumango sa akin si Tiyo Caspar at tinapik niya ako sa balikat. Simula ng araw na yon, maraming itinuro sa akin si Tiyo. Pagdating nga namin sa bahay, ay agad niyang ibinigay sa akin ang libro na kanyang binabasa. Sinabihan niya ako na basahin yon at pag-aralan ko ng mabuti. Natutuwa naman ako dahil suportado niya ako at tinutulungan. Tinuruan niya rin ako kung paano ang makipaglaban at ang gumamit ng orasyon. Sa bawat araw na lumilipas, ay nararamdaman ko na lumalakas ako. Mas lalo ring lumalakas ang aking mutya na bigay sa akin ng musang. Minsan ay nagpapakita sa akin ng musang para kausapin ako sa mga bagay-bagay na siyang maaari kong magamit sa aking pakikipaglaban. Tulad na lamang ng bilis ko sa pagtakbo, mataas kong pagtalon at matatalas kong paningin sa dilim at pandinig sa buong paligid. Isang gabi, nagising na lamang ako mula sa aking panaginip. Napanaginipan ko raw ang gabay ng aking mutya at sinasabi niya sa akin na kailangan kong tumungo sa kabilang baryo. May nangangailangan ng aking tulong ng mga sandaling yon. Nakaramdam ako ng takot sa mga sandaling yon dahil yun ang kauna-unahang pagkakataon na sisimulan ko ang aking misyon. Ngunit tinapangan ko rin ang aking sarili dahil kailangan kong iligtas ang mga tao mula sa kapahamakan. Kinuha ko ang aking matulis na karit. Saka ko yun itinali sa aking kamay para yung mga matutulis na kuko, pero gawa ang mga yun sa bakal. Oras na matamaan ko ang aking kalaban nun ay paniguradong babaon yun sa kanilang kalamnan. Masusugatan ang mga ito at mapupuruhan. Nang may handa ko na ang aking mga kagamitan na dadalhin, ay dahan-dahan akong lumabas ng aking silid. Ayokong magising ng mga sandaling yon si Tiyo Caspar. Ayoko rin siyang mag-aalala sa akin. Baka magising siya ay sasamahan na lang niya ako sa laban at yun ang ayaw kong mangyari dahil wala siyang mutya o anumang anting-anting. Nang tuluyan na akong nakalabas ng aming bahay, ay sumalubong sa akin ng kadiliman. Ngunit dahil sa tulong ng liwanag ng buwan, ay naaninag ko ang paligid. Pinatalas ko rin ng mga sandaling yon ang aking paningin upang makakita ako sa madilim na parte ng gubat na hindi sakop ng liwanag. Habang tinatahak ko ang daan patungo sa bahay kung nasaan ang aswang, ay nagpakita sa akin ang gabay na si Musang. Nagpatiuna ito sa paglalakad at parabang sinasabi nito na sundan ko siya. Yun naman ang ginawa ko. Sinundan ko ang musang hanggang sa tuluyan na nga kaming nakarating sa bahay na ipinakita niya sa aking panaginip. Natanaw ko agad ang tatlong aswang na nasaan yung asong umaaligid sa bahay. Rinig na rinig ko ang malakas na iyak ng sanggol mula sa loob. Kumuyom ang aking dalawang kamao nang mapagtanto kong dinadasalan ng tatlong aswang na limutin ang mga tao sa loob para makuha ng mga ito ang sanggol. Ngunit hindi ko inahahayaang mangyari. Malakas kong tinawag ang tatlong aswang dahilan para mapatingin sila sa akin. Hoy!
Huwag nyo lang aksayin ang oras yung tatlo. Bakit hindi nyo na lang ako labanan? Dinadamay nyo pang sanggol sa gusto ninyong mangyari. Wala yang kalaban-laban. Bakit? Sino ka naman na bagong tatirin? Narito ka ba para takutin kami? Hindi ako narito para takutin kayo. Narito ako upang pigilin kayong tatlo sa binabalak nyong gawin. Ako munang harapin ninyo bago nyo galawin ang mga taong nasa loob. Di kami pumapatol sa katulad mo. Huwag mo nang aksayin pa ang oras mo sa amin. Kung ako sa'yo, titigil na ako sa pag-ilusyon na matatalo mo kami. Hindi mo kami matatakot dahil lang dyan sa pinagsasabi mo. Bakit? Sino ka ba? Sabihin na lang natin na ako ang tatapos sa kasamaan ninyo. Hindi ninyo kailangan na makilala pa kung sino ako. Kung ganon, ilabas mo ang kakayahan mo, taong inutil. Huwag mo kaming minamaliit. Hindi mo alam ang gaya namin gawin ng mga aswang. Mabilis na tumalon ang tatlong aswang patungo sa aking kinaroroonan. Inatake nila ako, subalit agad din akong nakaiwas. Taglay ko ng mga sandaling yon ang bilis ng isang musang. Umakyat ako sa puno saka ako lumundag at pinadaan ko ang karit sa katawan ng isang aswang. Napasigaw ito ng malakas habang sumisirit ang dugo mula sa kanyang katawan. Dahil sa sugat ay bumagsak ito sa lupa, nangisay hanggang sa bawian ito ng buhay. Nanlilisik ang pulang mga mata ng dalawang aswang na natira habang nakatingin sa akin. Mababanaag ang galit sa kanilang anyo dahil sa nangyari sa kanilang kasama. Binalingan nila akong dalawa at sabay silang sumugod patungo sa aking kinatatayuan. Mabibilis ang atake nila na parabang sumasabay lamang sila sa hangin. Ngunit nanatili akong kalmado sa aking sarili. Pinatalas ko ang aking mga mata at pandama sa buong paligid. Umusal ako ng isang orasyon na siyang magbibigay sa akin ng lakas at talas ng isipan kung paano ko pababagsakin ng sabay ang dalawang aswang. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ilang sandali pa ay naramdaman ko ang presensya ng isang aswang na pasugod sa aking likuran. Agad kong inangat ang aking kanang paa at sinipa ito ng malakas. Tumilapon ito sa damuhan at sumadsad sa lupa. Ang isa namang aswang na kasama nito ay agad na sumugod habang abala ako sa pagtingin sa kasama niya. Ngunit agad ko siyang pinadaanan ng aking karit sa kamay, dahilan para magkaroon siya ng pilas sa kanyang mukha. Kitang-kita ko ang paghiwalay ng kanyang balat mula sa kanyang pisngi. Umatras siya habang papalapit ako sa kanya. Hindi tumitigil ang pagdurugo ng kanyang pisngi na noon ay nakalabas na ang kanyang buto. Magbabayad ka sa ginawa mong ito! Hahanapin ka ng kuya ko! Magbabayad ka! Magbabayad ka sa pagpatay sa mga kasamahan ko! Yun ay kung makakarating sa kanya ang tungkol sa akin. Isa pa! Kung babalikan man ako ng kuya mo, ay hindi ako natatakot. Misyon ko ang tapusin kayong lahat na nagahasik ng lagim dito sa baryo. Isang malaking pagkakamali ang kalabanin mo kami. Hindi mo kilala ang kuya ko. Marami na siyang napatay ng mga antigero na katulad mo. Wala akong pakialam sa iyo, aswang! Sa galit at kaba ko, ay hindi ko napigilan ang aking sarili at mabilis kong pinadaan ang talim ng karet sa liig nito. Napatingin ako sa ulo nitong gumulong sa lupa. Halos masuka rin ako sa sarili kong ginawa, pero nilakasan ko ang aking loob. Nang masiguro kong patay na ito, ay binalingan ko ang aswang pang natitira. Ngunit pagtingin ko sa damuhan, ay wala na ito roon. Sinubukan ko pa itong habulin at hanapin sa buong gubat, ngunit hindi ko na ito nakita pa. Napamura ako ng sunod-sunod habang iniisip kong babalikan nga ako ng sinasabi niyang aswang kanina. Ngunit mabilis ko rin yung ipinagsawalang bahala. Sinabi ko sa aking sarili
na wala akong dapat na ikatakot dahil kakampi ko ang Diyos sa lahat ng aking laban at ang gabay kong musang. Bago ako nagpatuloy sa paglilibot sa buong nayon namin, ay sinunog ko muna ang katawan ng mga aswang na aking napaslang. Yun ang bilin sa akin ni Tio Caspar. Kapag susunugin ko raw ito, ay magiging isang patay na puno ng saging onyog na lamang ang katawan ng mga ito kinabukasan. Sa paraan daw na yon, ay maiiwasan ang pagkalat ng mga kwento tungkol sa mga aswang. Sa ganun, ay hindi ito magbibigay ng takot sa mga tao sa aming nayon. Isa pa'y tungkulin kong gawin yon upang mapanatili ang kapayapaan sa aming baryo. Pagka-uwi ko sa aming bahay ni Tio Caspar, ay naabutan ko siyang gising. Agad niya ako nilapitan nang makapasok ako ng bahay. Kumunot ang aking noo nang makita kong hawak-hawak niya ang libro na ipinahiram niya sa akin. Tio, bakit gising ka pa? Nagising ba kita kanina nung lumabas ako? Nagising lang ako kanina nung marinig kong lumabas ka ng silid. Pero ayos lang yun. Hindi na ako nakabalik sa pagtulog dahil nag-aalala ako sa iyo. Kumusta ang lakad mo ngayong gabi? Naku, Tio, nakakatuwa. Nailigtas ko ang isa nating kanayan mula sa mga aswang. Nakapas lang ako ng dalawa, pero nakatakas yung isa sa kanila. Sinubukan kong hanapin at habulin, pero hindi ko na nakita. Baka balikan ka nila. Nagsumbong na yon sa kanilang pinuno. Huwag ho kayong mag-alala, Tio. Hindi ho yun mangyayari. At kung sakali man na sumugod sila ngayon dito sa atin, ay lalabanan ko sila. Ipagtatanggol din kita mula sa kanila, Tio. Mabuti naman kung ganun, Teban. Natutuwa ako at may mutya kang tangan na handa kang ipagtanggol at nabibigyan ka ng lakas. Sana'y magkaroon din ako niyan balang araw. Ipagdarasal ko, Chong, nabiyayaan din kayo. Hayaan nyo. Tutulungan ho kita sa paghahanap ng mutya o anting-anting. Maraming salamat, pamangkin ko. O siya, magpahinga ka na. Tatapusin ko lang itong pagbabasa ko. Sige ho, Tio. Matulog na rin ho kayo at gabi na. Maaga pa tayo bukas ng mga ngaso. Tumango sa akin si Tio Caspar ng mga sandaling yon. Ngunit ang mga titig niya sa akin ay kakaiba. Hindi ko lang malaman kung ano ang ibig sabihin nun. Kaya binaliwala ko na lamang at nagpatuloy ako sa aking silid. Sa kalagitnaan ng aking pagtulog, ay bigla na lamang akong nanaginip. Pumasok raw sa aking silid si Tio Caspar habang nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata. Pinakatitigan daw niya ako ng mabuti at unti-unti siyang ngumisi. Hinawakan daw ako ni Tio Caspar sa aking kamay at pinisil ang aking palad. Pagkatapos daw nun, ay may mga salita siyang binabanggit na hindi ko maunawaan kung ano. Ilang sandali pa ay nakaramdam ako ng pamimigat ng aking katawan. Umiinit din ng buo kong katawan na parabang itinapon ako sa isang nagbabagang lawa. Sinubukan ko raw bumangon, ngunit pinigilan ako ni Tio Caspar. Gigil na gigil niya raw akong sinakal habang patuloy pa rin ang pagbanggit niya sa isang dasal na hindi ko naman maunawaan. Bumigat daw ang aking pakiramdam. Parang kakapusin ako ng hininga. Sumigaw raw ako ng malakas, ngunit tila hangin lamang ang lumabas sa aking bibig at wala na akong boses. Sinubukan kong igalaw ang aking katawan, ngunit hindi ko na magalaw ng mga sandaling yon. Maya-maya pa'y narinig ko raw ang boses ng aking gabay na musang. Ginigising ako nito at tinatawag ng malakas. Sinundan ko ang boses nito hanggang sa iminulat ko ang aking mga mata at suminghap ng malakas. Nang mga sandaling yon, natagpuan ko si Tio Caspar na nasa loob ng aking silid. Nakahawak siya sa aking kanang kamay habang nagdarasal siya sa wikang Latin. Nanlaki ang aking mga mata nang mapagtanto kong totoo ang napapanaginipan ko. Sinubukan kong bawiin ang aking kamay mula sa kanya, subalit hindi yun binitawan ni Tio.
Mahigpit ang pagkakahawak niya roon na parabang nakasalalay ang buhay niya sa aking kamay. Magsasalita na sana ako para tawagin siya nang mapasigaw ako ng malakas na ang sakit na nararamdaman ko kanina ay mas lalong tumindi. Nakita ko ang mutya ng musang na unti-unting lumalabas sa aking palad at parang tutungo yun sa mga palad ni Tiyo Caspar. Nagpapalit-palit ang tingin ko kay Tiyo at sa aking mutya. Ayaw ko mang isipin ang iniisip ko noon, ngunit mukhang totoo ang nakikita ko. Gustong kunin ni Tiyo Caspar ang mutya na bigay sa akin. Humugot ako ng lakas at mabilis kong itinulak si Tiyo Caspar. Sa lakas ng puwersa na nagmula sa kamay ko, ay tumilapon si Tiyo sa dingding ng aking silid. Gulat siya nang imulat niya ang kanyang mga mata na nakatingin sa akin. Tinignan ko ang aking palad. Nakita kong bumalik muli ang mutya sa aking kamay at nanatili yun doon. Ang sakit at init ng aking katawan kanina ay bigla na lang nawala. Anong ginagawa mo sa akin, Chong? Bakit mo kinukuha ang mutya ng musang mula sa kamay ko? Hindi mo ba nakita ang ginawa ko? Sa tingin mo, bakit ko yun ginawa? Hindi ba't nakita ng dalawa mong mata na kinukuha ko ang mutya mo para mapasa akin ang mutya na yan? Ako dapat ang bigyan ng musang ng mutya na yan, pero ano? Binigay niya sa isang tulad mo! Pero, bakit, Chong? Hindi tama ang pagkuha mo sa pag-aari ng iba. Saka ibinigay ito sa akin ng gabay na musang. Ibig sabihin, ako ang pinipili niyang tagabantay nitong mutya. Kaya nga nakakapagtaka. Hindi ka naman magaling sa pakikipaglaban na ang isang pangit na tulad mo ay biniyayaan ng ganyang kagandang mutya. Kaya ibigay mo sa akin niyang, Teban. Ako ang mas karapat dapat na humawak niyan. Iyan ang bagay na hindi ako makakapayag, Chong. Kailangan ko ang mutya na ito para maging buo ulit ako. Nang makalakad ako ng maayos at ang mahanap ko ang taong sumunog sa bahay namin noon. Kaya hindi ko ito maibibigay sa'yo. Pasensya na, Tiyo. Ganun ba? Pwes, kung hindi ka madadala sa pakiusap, ay dadalaanin na lang kita sa dahas! Mabilis na sumugod sa akin si Tiyo Caspar pagkahugot niya ng kanyang punyal sa kanyang bewang. Muntik na niya akong natusok sa aking dibdib kung hindi ako agad nakaiwas. Tiyo! Itigil mo na ito! Ayokong kalabanin ka, Tiyo! Magkadugo tayo, Chong! Hindi tayo dapat umabot sa ganito! Hindi kita lalabanan! Labanan mo ako, Teban! Sa mga sandaling ito, hindi na pamangkin ang tingin ko sa iyo kundi isang kalaban! Wala nang mas mahalaga sa akin kundi makuha ang mutyang yan sa katawan mo! Kapag makuha ko yan at mapasa akin, lalakas ako! Katatakutan ako ng mga tao rito sa ating baryo. Hindi lang dito, kundi sa buong Nayon. Ano ho ba nangyari sa'yo, Tiyong? Bakit ka nagkaganyan? May mali pa sa binasa mong libro? Walang mali, Teban. Doon pa man, ay balak ko talagang kunin sa'yo ang mutya. Wala lang akong pagkakataon na makuha sa'yo dahil nakabantay ang gabay mo. Ngayong wala pa siya, ay tatapusin kita! Muli na namang sumugod sa akin si Tiyo Caspar. Mabilis akong umiwas sa kanyang mga atake hanggang sa lumabas ako ng aking silid. Kinuha ko ang aking karit at saka ko yun isinuot sa aking dalawang kamay. Ayaw ko mang labanan si Tiyo Caspar, subalit mukhang hindi niya rin ako tatantanan. Hinabol ako ni Tiyo sa labas ng aming bahay nang tumungo ako sa aming bakuran. Tuluyan ko siyang hinarap nang tawagin niya ako. Noon ay may hawak na siyang tabak na mahabang pag-aari niya. Gumisi si Tiyo Caspar sa akin habang nakatingin siya. Sa mga sandaling yon ay kinikilabutan ako sa kung ano ang maaaring gawin niya sa akin. Napagtanto ko rin na seryoso siya sa kanyang sinabi. Magsasalita na sana akong muli nang matigilan ako nang marinig ko ang malalakas na alulong ng mga asong aswang sa hindi kalayuan.
Naramdaman ko agad ang pag-iinit ng aking palad. Ibig sabihin nun, maraming mga aswang sa paligid. Base sa alulong ng mga ito, ay palapit na sila sa bahay namin ni Tio Caspar. Gusto ko sanang pigilan noon si Tio, subalit mabilis niya akong inatake. Iniwasan ko ang mga galaw niya mula sa sipa at mga suntok at ang pagtangka niyang pagsaksak sa akin ng punyal. Hindi ko akalain noon na magagawa yun ni Tio Caspar sa akin para lang makuha sa akin ng mutya. Natigilan si Tio sa pag-atake sa akin nang biglang dumating ang halos 10 aswang. Nasaan yung tao pa ang mga ito, kaya't kitang-kita ko ang kanilang mukha. Ngunit hindi ako pamilyar sa kanilang mga mukha. Ang huling dumating ay si Mang Bruno, ang aming kanayon na nakatira sa kabilang baryo. Kumunot ang aking noo na magtama ang paningin naming dalawa, maski si Tio Caspar ay natigilan din nang makita si Mang Bruno. Hindi ko akalain ng isang tulad mo lamang ang papaslang sa aking kapatid. Pinatay mo si Otto. Dahil dyan ay pagbabayarin kita sa iyong ginawa. Dapat lamang yun sa kanya, Mang Bruno. Malinaw naman siguro sa inyo na dapat itigil na ninyo ang paggawa ng kasamaan. Ngunit ayaw niyong tumigil. Marapat lamang natuparin at gawin ko ang aking tungkulin. Tulad ninyo, ay ginagawa ko lang din ang misyon o gusto kong gawin. Kahit ano pang sabihin mo, Teban, pinatay mo pa rin ang kapatid ko at dapat lang na pagbayaran mo ang iyong ginawa. Mali ka ng kinalaban mo. Hoy, kayo, tumigil ka nga, Bruno. Pwede mong gawin ang bagay na yan kay Teban, pero ang bagong lahat, hayaan niyo muna akong kunin ang mutya sa kanya. Tiyo, paano mo nasabi yung bagay na yan? Pamangkin mo ako, Chong. Hindi ba? Magkasama tayo simula nung iligtas mo ko. Oo, pamangkin kita. Tinanggap kita sa pamabahay ko, kinupkup. Pero ang hindi ko matanggap ay ang magkaroon ka ng mutya. Matagal kong pinapangarap ang bagay na yan, pero sa iyo lang ibibigay. Hindi ko yun matatanggap. Wala nang mas mahalaga sa akin kundi ang mutya. Kung gusto mong magkasundo tayo, ibigay mo sa akin yan. Pasensya na, Chong. Pero yan ang hindi ko magagawa. Bakit bigla kang nagbago, Chong? Anong nangyari? Wala ka ng pakialam. Buhay ko yun. Akin ang mutya. Kayong dalawa. Tumahimik nga kayo. Harapin mo ako, Teban. Hindi pa ako nakakakilos ng mga sandaling yon nang bigla na lamang lumusob si Mang Bruno patungo sa akin. Ngunit mabilis siyang hinarap ni Tio Caspar na nanlilisik ang mga mata. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Tio, pero pakiramdam ko ay may mali talaga sa kanya. Sinipa ni Mang Bruno si Tio Caspar sa dibdib. Tumilapon si Tio at tumama ang kanyang likod sa dingding ng aming bahay. Yun ang dahilan para mawala ng malay si Tio Caspar. Pinatahimik ko lang ang iyong tiyuhin. Masyado niya kasing inaagaw ang atensyon mo. Gusto na kitang mapatay ngayong gabi, kaya wag mo sanang masamain. Walang yaka, Mang Bruno. Kung alam ko lang na aswang ka, matagal na sana kitang tinapos. Ngunit hindi mo nagawa. Ngayon ay hindi mo pa rin yun magagawa, dahil sisiguraduhin kong mapapatay kita. Kumuyom ang kamao ko nang balingan ko si Mang Bruno noon na nakangisi sa akin habang nanlilisik ang mga mata niya. Tumingala siya sa langit at sumigaw ng malakas. Kitang-kita ko ang pagpapalit niya ng anyo sa isang malaking aso na kulay itim. Kasabay niya sa pagpapalit ng anyo ang 10 niyang mga kasama. Muli siyang umalulong habang nakatingila sa buwan. Pagkatapos nun ay bumaling sa akin si Mang Bruno. Sinenyasan niya ang kanyang mga tauhan na sugurin ako. Sabay-sabay na nagtakbuhan ang 10 aswang patungo sa aking kinaroroonan.
Mabibilis ang kilos nilang lahat, pero kitang-kita ng aking dalawang mata ang kanilang mga galaw. Ngumisi ako at mabilis na tumakbo para salubungin sila. Sumadsad ako sa lupa at sa kapaluhod na nagpadulas sa damo. Ibinuka ko ang aking dalawang kamay na may karit. Nang dumaan ang dalawang aswang, ay nahiwa ang kanilang tagiliran, dahilan para matumba silang dalawa. Napatigil ang mga natira at gulat na napatingin sa akin. Nagbabaga ang mga mata ko na tumakbo patungo sa kanila. Pumilis ang hakbang ng mga paa ko at naging magaan ng aking pakiramdam, dahilan para makatalon ako ng mataas. Pagtalon ko, ay agad akong sumakay sa likuran ng isang aswang at ibaon ko sa kanyang ulo ang hawak kong karit. Tumambling ako sa lupa at sinalubong naman ang isang aswang at sinaksak ko siya sa kanyang ngalangala. Rinig na rinig ko ang kanilang mga hinagpis ng sandaling yon, pero nanatili pa rin nakatayo si Mang Bruno at hinihintay na kumilos ang mga kasama pa niyang natira. Sumugod muli ang mga kampun niya ng sunod-sunod sa akin. Mabilis akong umilag sa kanilang mga atake. Sa mga sandaling yon, ay nag-usal ako ng orasyon. Naramdaman ko ang enerhiyang naglalakbay sa aking buong katawan. Pakiramdam ko ay lumalakas ako habang binabanggit ang mga salita sa orasyon. Natigilan ang mga kampo ni Mang Bruno sa pag-atake nila sa akin. Hindi sila makalapit sa akin at para bang nasasaktan sila sa dasal ko. Kinuha ko ang pagkakataong yon para isa-isahin silang paslangin. Pinagsasaksak ko ang mga ito ng karit at sunod-sunod silang natumba sa damuhan. Bumaling ako kay Mang Bruno na noon ay nanggagaliiti na siya sa galit. Tapusin na natin to, Mang Bruno! Tama ng paglalaro! Mabuti pa nga, Teban! Mabilis na lumukso si Mang Bruno patungo sa akin. Sa bilis niya ay hindi ko nailaga ng kanyang atake. Napasigaw ako ng malakas nang kagatin niya ako ng mahaba niyang mga pangil sa aking balikat. Pero agad naman niya akong itinapon sa kakahuyan. Napaungol ako nang tumama ang aking likuran sa isang malaking punong kahoy. Subalit, agad din ako nakabawi nang muli kong maramdaman ang pagdaloy ng enerhiya ng mutya sa aking katawan. Nakita kong naghilom ang sugat sa aking balikat. Muling sumugod si Mang Bruno at ang bawat atake niya ay naiiwasan ko. Gumulong ako sa lupa at mabilis na umakyat sa puno. Nang malapit na sa akin si Mang Bruno, ay agad ko siyang sinakyan sa kanyang likuran. Walang pagdadalawang isip na sinaksak ko siya sa kanyang balikat ng sunod-sunod. Tinarak ko rin ang karit sa kanyang liig, dahilan para sumirit ang kanyang dugo roon. Nanggigigil akong mas binaon ang karit sa kanyang liig. Nagpumigla si Mang Bruno mula sa akin, pero hindi ko na siya pinakawalan hanggat hindi ko na sisigurong patay na siya. Noong hindi na siya gumagalaw at humihinga, ay lumukso na ako at hinayaan siyang humandusay sa lupa. Habol ko ang aking hininga nang tignan ko siya. Dilat ang kanyang mga mata habang nakatitig sa kawalan. Lumuhod ako sa kanyang harapan at pinagdikit ang aking dalawang palad. Nag-usal ako ng dasal para sa ikatatahimik ng kaluluwa nilang lahat. Pagkatapos kong magdasal, ay binalingan ko si Tiyo Caspar. Wala pa rin siyang malay. Lumapit ako sa kanya at pinulsuhan. Napahinga ako ng malalim nang malaman na buhay pa si Tiyo Caspar. Binuhat ko siya at dinala sa sala ng aming bahay. Tumungo ako sa kusina para kumuha ng apoy para sunugin ang bangkay ng mga aswang na napaslang ko sa labas. Noong nasa labas na ako, ay agad kong tinipon ang mga bangkay ng kampo ni Mang Bruno at dinala sila sa likuran ng aming bahay. Doon ko sila sinunog at maging ang katawan ni Mang Bruno. Sa sandaling yun, ay nagpakita sa akin ang gabay na musang. Sinabi niya sa akin
na siya na raw ang bahala sa mga labi ng aswang. Kinakailangan ko raw na dasalan ang aking tiyo dahil nilamon ito ng kasamaan nang basahin nito ang isang dasal na nasa libro. Tumungo naman ako sa loob ng aming bahay ni Tiyo Kaspar. Kinuha ko ang rosaryo at saka yun pinasuot sa kanya. Pagkatapos nun ay tinali ko siya sa upuan, saka ko siya dinasalan. Nang hawakan ko sa noo si Tiyo Kaspar, ay agad kong naramdaman ang mainit na kuryente na dumaloy sa aking katawan. Doon ko na pagtanto na totoo ang sinasabi sa akin ng gabay na musang. Ipinagpatuloy ko ang pagdarasal ko kay Tiyo Kaspar hanggang sa naramdaman kong unti-unti ay nawawala ang init na nararamdaman ko sa kanyang noo. Matapos yun ay biglang pinagpawisan ng malagkit si Tiyo at nagkaroon siya ng malay. Takang-taka siya nang makitang nakatali ang kanyang dalawang kamay sa upuan. Pasensya ka na Tiyo ha, kinakailangan ko lang talian ka para masiguro kong hindi ka man lalaban. Dinasalan kita dahil nilamon ng kasamaan o itim na nila lang ang isipan mo para kunin sa akin ng mutya. Nagawa ko yun? Nasaktan ba kita? Anong nagawa ko? Pasensya na't wala akong maalala, Teban. Wala ho yun, Tiyo. Ang mahalaga po eh, maayos na kayo ngayon. Hindi nyo naman ako nasaktan at hindi naman po kayo napahamak. Huwag nyo na hong babasahan yung libro na binasa nyo kanina, Tiyo. Mukhang yun ang dahilan kung bakit nawala kayo sa sarili nyo. Huwag kang mag-alala, pamangkin. Hindi ko na yung babasahin pa kung ganoon. Pasensya ka na. Tumango lamang ako kay Tiyo. Saka ko siya pinakawalan mula sa pagkakatali. Simula nga noon ay tinago na ni Tiyo Kaspar ang libro na nabasa niya. At kahit na kailan ay hindi na niya yung biluksan pa. Doon din ay nagsimula siyang tumulong sa akin sa pagpaslang sa mga aswang. Dahil sa pinakita ni Tiyo Kaspar, ay biniyayaan siya ng anting-anting ng isang albularyo sa aming baryo. Yun ang simula ng pagsasama naming dalawa sa pagkikipaglaban. Marami kaming pinagsamahang dalawa at napuksang mga aswang sa lumipas na mga taon. Hanggang tuluyang pumanaw si Tiyo Kaspar, ay baon ko pa rin ang kanyang mga itinuro sa akin. Hinanap ko ang taong nagpasunog sa aming tahanan noon para pagbayarin siya sa ginawa niya. Ngunit hindi ko na ito nahanap pa. Ang balita ko'y lumipat na ang mga ito sa ibang lugar sa takot daw na ipakulong sila sa nangyari noon. Dahil doon ay hindi ko man lang naipagiganti ang pagkamatay ng mga magulang ko at kapatid. Subalit, wala rin naman akong pagsisisi. Pinatawad ko na lang sila habang lumipas ang maraming taon. Sa panahon ngayon, ay madalang na lang ang pagpapakita ng mga aswang. Subalit, ganun pa man, ay nakahanda pa rin akong puksain sila hanggang sa aking kahuli-hulihang hininga. Wakas.